Sa pagpunta nga po ng Los Angeles Clippers sa kanilang Game 2 ay balak na nga daw po nilang itabla ang kanilang serye kontra sa Utah Jazz. Pero ang tanong, ano nga ba ang magiging plano nila dito upang makuha ang panalo? Yan nga ang aalamin natin ngayon na sasabayan ko na rin ng injury update kay James Harden bago man ang Game 3 ng bakbakang Nets at Bucks at ang balitang pinagmulta nga daw po ng NBA ang Miami Heat dahil kay LeBron James. Kaya tara, sabay-sabay nating simulan yan. Mga idol, natambakan na nga po sana ng Los Angeles Clippers ang Utah Jazz sa unang dalawang quarter ng kanilang Game 1. Sa kasamaang palad nga, hindi nga po nila ito naprotektahan pagpunta ng second half, kaya naagaw pa nga po sa kanila ang panalo. Well, hindi naman nga po bago para sa Clippers ang ganyang senaryo dahil nakita na nga po natin yan sa kanilang last season pa kung saan nasasayang lamang nila ang kanilang kalamangan bunsod na rin ng paglamya ng kanilang performance sa huling mga minuto ng kanilang laro. Pero sa pagpunta naman nga po nila sa kanilang Game 2 ay siguradong pipilitin nga po ng Clippers na hindi na ito mangyayari ulit upang sa ganun ay maiwasan na nila ang pagkakabaon muli sa 2-0 sa kanilang serye. Well, aminado naman nga po ang kanilang head coach na kinulang lamang sila ng energy sa kanilang Game 1, kaya susubukan nga po nilang mapatas ito sa kanilang susunod na game. Isa pa mga idol, kailangan rin nga po nilang makahanap ng paraan upang maging maganda ang produksyon ni Paul George sa simula pa lang. Yes mga idol, kapag nagkaroon nga po ng maayos na laro ang kanilang dalawang superstar ay magkakaroon nga po sila ng mas mataas na tsansa na makuha ang panalo sa kanilang Game 2. Well, pumunta naman tayo mga idol sa ating sunod na storya tungkol sa kalagayan ni James Harden bago pa man pumasok ang Brooklyn Nets sa kanilang Game 3 kontra sa Milwaukee Bucks. Ayon nga po sa kanilang head coach na si Steve Nash, hindi na naman nga daw po makakapaglaro dito ang kanilang superstar, pero pinangako naman nga po niya na paunti-unti nang gumagaling ang nadaling hita ni James Harden. Kaya tiwala nga po sila na hindi tatagal ang pagkuha wala nito sa kanilang team. Subalit sa ngayon nga daw po ay wala muna silang ilalabas na saktong araw ng pagbabalik niya. Well, hindi naman nga po kakailanganin pa ng Nets ang tulong ni Harden upang mapatumba lamang ang Bucks. Napatunayan na nga po nila yan mula nang makuha ng kanilang team ang 2-0 na kalamangan sa kanilang serye. Pero hindi pa rin naman nga po sila dapat magpakampante dito, lalo pat pupunta naman nga po sa home court ng Milwaukee Bucks ang susod nilang dalawang laro. Kaya kahit anumang oras nga po ay pwedeng maagaw ng Bucks ang momentum ng kanilang laban. Pero hindi naman nga po ito basta-bastang ibibigay ng Nets dahil may aasahan rin naman nga po silang isang player na re-rest back na sa kanilang Game 4 at Game 5 sa katauhan ni Jeff Green. Sa huling story naman tayo, matapos nga pong maibalita ko na hinihikayat na ng presidente ng Miami Heat si LeBron James na bumalik sa kanilang team, ay agad nga po siyang pinatawa ng liga ng multa na aabot ng $25,000 o mahigit sa 1.2 million pesos. Yes mga idol, ang ginawa nga po ni Pat Riley ay labag sa rules ng liga tungkol sa pagbabawal sa mga executive na hikayatin ang ibang mga manlalaro na meron pa rin naman kasalukuyang kontrata. Pero kung titingnan nga po natin na ito ng mabuti, kahit man nga po napaka-istrikto pa rin ng liga pagdating sa ganitong rules, medyo mababa pa rin naman nga po ang ipinataw sa kanyang parusa kumpara sa ipinataw nila kay Daryl Morey at sa Philadelphia 76ers last week na umabot ng kabuuang $150,000. Yes mga idol, medyo nagkamali lamang nga po ng dinig si Pat Riley sa ibinato sa kanyang katanungan kung saan akala nito ay pinag-uusapan nila si LeBron James. Pero syempre kahit hindi man nga po nito sinasadya, ay nilabag pa rin naman nga po niya ang rules ng liga kasunod ng kanyang naging komento sa posibleng pag-re-reunite nila ni LeBron James kung sakali mang bumalik ito sa kanilang koponan na Miami Heat. So yun nga mga idol ang ating unang video na ating pinag-usapan ngayon. Once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell. I-follow nyo na rin at ilike ang ating Facebook page. Dahil meron din tayo mga ibinabalitang NBA doon. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.